na si Hayes ang magpe-play ng show. Hindi, it's going to be Cortese. Hayes is now going for the utility support. Farsa, sayang Shinbu, hindi na natin ulit makikita. But it's okay. Ladies and gentlemen, game number one. Interesting rotations coming in from the team. Shinbu, 1-1, ang dalawa. Talagang inayawan na ni Hayes yung ano eh. Kaya nga sinasabi natin, Hayes pa isa lang eh. Hindi pa rin talaga. Ayaw pa rin ni Hayes. But yeah, 1-1 rotations nga tayo. Side lane would be of Chang'e. Chang'e, yeah. Okay, Dexter on TNA. May chance dito na maka-outplay actually si Edward kay Toshi kapag nasakwa ni Edward yung positioning niya. Pero may chance din na kayanin siya ni Toshi. So right now, mauuna ang Blacklist International sa kanilang orange buff habang si Naha GZ ay magki-clear pa lang ng pangalawang wave. Kumuha si GZ ng onting XP sa mid lane bago siya mag-orange dito. I think medyo magkakainitan in a while, Shinbu. Malapit na kasi yung turtle natin. Pero na medyo tablado pa. Now na sa level 4 daw si Full Clip. Tingnan mo siya, GZ. Ayan, butes yung... Ay, pala. Both are level 4. Oo. Pero feeling ko, wala yata gusto mauna. Yeah, actually, nauna dito ang Blacklist International doon sa weak spot tower. As Heat will try to stretch it out. Gustong dumepensa ngayon ng Omega. Nabasa kasi nila na nauna na yung Blacklist International. So, isang team Omega PH Esports na ayaw magpasindak in terms of push. So, wala sila munang gagawin sa bottom lane. Hahayaan nila. Sasagutin nila tong... Club Coin Take. Inaabangan nila ngayon yung Club Coin Take. Yeah. Kaya gusto laro iniisod dito. Level 3 pa rin daw si Edward. Reset ang nangyayari. Walang... Lalilito lang. Nagbibaitan eh. Kasi dalawang may parehas may initiating. Nakatayo na rin si Full Clip, ha? Napapaligiran na namin kayo! Unang pinadala, ilabas ang mga aso! Masyadong malayo si Hayes dito, pero maganda yung position niya kapag nasaktuhan. At ayun na nga, bouncing ball out si Heat. Ang gandong kayaw dito sa taas! Yeah. Oo! Pero nakuha ni Full Clip yung coin. That is it! Wow! Wow! Napaka-controlled. Napaka-controlled ng mga players natin ngayon. Ang nangyari doon, pero pwede yun sa Gillette Instant Replay eh. Kasi alam mo yung nagkatinginan lang and it is goes yun yung karinigan eh. Nagpaparinigan na yun sa social media ano? Pag ganun. Susugod ka susugod ka, pigilan mo parang ganun yung nangyari. Wala pero kasi dito at yumakam na rin siya. Wow, man. Both of these guys respecting each other doon sa bandang crab coin. Alam kasi ng bawat isa na mataas yung CC mechanic and initiating disengage factor ng bawat isa. So, gusto lang nila makakuha dito ng magandang vision para makapag-umpisa. Pero wala pa rin nag-give up, Shinbu. Kumbaga sa ligawan, walang nauuna. Kumbaga, walang nag-chat. Walang nag-chat. Paano tayo magkakatuloyan yan? Like, puro reacts lang. Nangyari sa'yo, Full Clip here. First blood secured against Heat. Pero take note na nakuha pa rin ni GZ yung turtle buff. That was the exchange just to get the turtle buff. Pero ang pag-uusapan natin is going to be the level and the gold na pwedeng makuha actually ng Blacklist International because of the first blood. We are now at the second rotation ng ating buffs. Let's look at the Gillette Instant Replay. I think Heat sinakripisyo na lang din yung sarili niya doon to get the zone on the turtle. Importante yun kasi again, this is a Hayabusa. If the Hayabusa ulti uses the shadow kill sa Ling, mag-ultimate lang yung Ling. Easy, wala lang din yung shadow kill. Plus, again, may Popol and Ukpa pa. So, the units ay nakaka-apekto doon sa shadow kill. Beautiful follow-up by Hayes. Akala ko, parang lumalaro lang si Curl Z, but it was wise play, wise macro ng Omega. Oh! Napakaganda ang macro nga. Si Full Clip naman ang mahuli ata dito, pero makaka-out lang siya. Yeah. Men, grabe. Sabi ni Hayes, parang tinitignan niya si Curtis kanina nung unang panahon. Ganyan din ako eh. Oo.
Yun din ako mag-setup eh. Tara, backupan kita. Di ba? Para nakita niya eh. Marunong, marunong lumingon. Marunong lumingon sa pinanggalingan si Hayes, tol. Nakita ni Hayes kanina, ah, sisipa na to eh. Parang advanced din yung ginawa ni Hayes kanina. Alam na ni Hayes eh. Kaya alam na yung follow-up yung joke. Alam na eh. Hayes, mag-imple pa ayaw ipick yung joke. So, supportahan lang din naman eh. Oo eh. Kasi hindi natin in-expect, di ba? Akala natin si Kurt Easy, dumadash in, dash out lang. Pero sabi ni Hayes, alam mo, Kurt, nung panahon ko, ginagawa ko rin yan. Alam ko, kailangan supportahan kita dyan. Dahil kung hindi, hindi yun mamamatay. At oh, sa... parang ano lang yun eh. Parang yun nag-chuchum ako tapos pumaparsa si, ano, si Yuji. Oh, kasi hindi gumagalaw yung... Gumagalaw pa yung parsa nun. Oo. Oh. Iba pa yung parsa nun. And in this time, because of that kill, na-degate dito yung potential pwedeng push na gawin ng Blacklist International sa top lane. Kasi gusto sana nilang masustain yung bote. Pero ngayon, nalipat na tayo dito sa Turtle. Men, grabe yung respeto talaga, oh. Oo, oh, men. Respect na MC, eh. Respeto, tol. Alam nila yung damage capability. Alam nila yung vision control na meron ng Blacklist International for the side of Omega. Ganon din. Pero inipit. Inipit ni Ingesong dito. Wala nang takas yan, men. Kay Hit dito. Oh. Where? Okay, hindi nila kinumit. Hindi nila alam kung sino nasa side brush. Pero dito sa may pinakababa. So, may nalaman si Aqua. Dragon Aqua. Will go po na ba yung clear? Wala pa rin natutulak na Tori dito. Pinasimulan na yung Turtle kasi alam nila na walang darating na Black Dragon form. May dumating doon, Avatar of Guardian ngayon. Turtle wow. Naman ang sparing full clip na pre-post dito. Sparing Toshi and Toshi here. But have to flicker out. Siyempre, Blade of Tempest pala yun. Grab some blades. Bomba out. Battle din. Bumomba dyan. Si Edward na kanyang meteor siya. Where, mga kaibigan na si Hit would have to walk away. And that's the push to be completed then ng mga taga Blacklist International. Nagkabombahan, Shin. Doon sa bandang turtle pit, alam ng Blacklist International dito na dalawa sa Omega PH ang ginugo yung dragon na si Aqua. Without the Black Dragon form, nag-command na si Aqua o napapunta na dyan si Hayes. Medyo malayo pa yung paglipad ni Hayes doon sa turtle pit. Kaya sinabi ng Blacklist, tara, kailangan na natin i-take to. That was a 4-on-3 fight. And yeah. Omega PH, still, they respected Blacklist International. Hindi sila nag-go too deep. Hindi sila nag-overstay. Ang ginawa na lang nila, sige, exchange natin yung bottom lane sa mid lane and the turtle. It's still an even ball game kahit unti-unting lumalamang ang Blacklist International. At ayun na nga, Shin. Classic naman yan. Alam naman talaga eh. Ang ginawa ni Edward dito, gigil. Pinakaharapan, aray. Ang naramdaman doon ni Hayes ngayon. Salong-salo yung Mitchelson. hindi niya na naituloy yung kape. Oo nga eh. Parang bitin dito yung follow-up na nakakuha dito si Heat. Ang mahirap kasi dito, it's Hayabusa na kailangan pang bumuelo ng onte. No? Mas mabilis yung link kasi eh, kung kahit papano. Pero pag nakuha ng Omega PH, yung isang mabilis na burst, pwede silang makapatay na parang ganyan. Oh, pero kulang pa rin yung damage. Sobrang mapanganib yun ang ginawa ni Ipson. Buti na lang kulang nga yung damage. Matol, recall siya. Uwi siya ng Dios. Uwi siya eh, no? Pero, ang dami nang open dito sa side ng Omega PH, ha? Edward has the capability to spam every wave there is. So, as the Parsa. So, still, Shin, hindi mo pa rin masabi. Pagalingan na ng ano to eh. Pagalingan na lang ng pasok eh. Unang, parang unang pumitik, talo eh. May pagka kasi, ano eh, may pang-react talaga na napakadali ng isa't isa. So, feeling ko, ano, kanina, yung signal, kakulangan ng membro para sa turtle, di ba? Yung may hate. So, feeling ko yun na lang yung mag-decide ng laro. Mid lane turret is destroyed though. Nakomplete ng Hayabusa. Eso naman, wala na ang Hurricane Dance. Ang kulat ni Eso na. Daming binabato kay Eso dito. Pwede pumalo ha. Full clip. There goes in. And ikokamit nila ni Aqua. Willing sila na kumuha. 4v5 na laban dyan. Focus unit pumopia. Kasama yung set sa dog. Tapos crowd control ni Toshi naman doon. And Edward goes in. Send stars na bayad na bayad. Hindi yan nire-refund. Flicker out sa crowd Toshi. Bura na naman ang isa pang membro dito ng Omega. PH at GZ. Susunod and that's it. Kita mo lunod, mga membro dito ng Omega kahit apat lang ang nasa blacklist. Lunod! Oh, ay, palisado yan! Lipat ng game? Hindi, lipat lumipat game. Lang. Lipad game. Hindi lipad game, kundi lipad game. Ayun lipad ang ginawa game. Hayes dito. Wala nang sumunod, pero si Kurt Easy dito ay nanonood. Kukunin niya dito, Lito Wanderer, pero it failed. He tried. He is now trying to negate this Lord take. Unfortunately, Eason was too tanky for Omega PH to deal with.
ang daming masyadong na-commit na skills hanggat sa nagkagulo-gulo na Blacklist International took advantage in boot. Galing mag-execute ng Blacklist International. Silipin mo tong ano, Gillette Instant Replay. Wow. Kanina, ang ganda na sana ng huli nila kay Eson, pero again, na-commit nila yung taunt ni Gatot Kacha. The show was too far, and nakita yun ng Blacklist, o tara, magtabi-tabi na tayo dahil wala na silang pang-counter go. And yun yung naging opportunity nila to take that victory and to take that Lord. Omega Esports, again, hindi pa tapos, pero hindi sila makalapit because of this Chang'o damage. Yeah, yeah. No meteor shower. Tapos tingnan mo, may ulta rin kaagad si Edward. Ayan, may ulta rin. Ang big green. Probably visual lang yata siguro. Mabilis yung cooldown nun, Shin. Mabilis lang naman. Parang di nag-cooldown. Depende sa item siguro. He has the mage. May CDR yun eh. So pwede ka mag-item ng CDR tapos yung emblem pa na CDR. Parang hindi lang nag-cooldown. Talaga eh, no? Tuloy-tuloy ka malam. Ayan na, oh, set stars ulit, mga kaibigan. Aba talaga, gadget mo lang tinamaan. Ako po! Ako dito sa likod. Buti na lang tinag sa kanil currency paloob. Pero si Toshi, so kaya malarap damage mula dito sa Blacklist. And of course, alam mo ginagawa ang trabaho dito. Inubos na ang bala because full clip dinala para mawala yung inhibitor turret doon sa taas. That's gonna be going for that lane of Tempest. Goes for hit and of course, wasak na rin punit itong ating mid lane inhibitor turret. Grabe, ubos. Pati panto, boss. Mukhang visual nga ata yung ulti Shin, but it doesn't matter kasi it's helping Team Blacklist International to negate the initiation from Heat, to negate the initiation from Kurt TZ bago palang makalapit sina Mr. Fundamental dito. Binubuhusan na sila ng mga Sand Stars, and besides that, nakikita sila lagi ni Eson. Tsaka ewan eh, grabe yung ibang Blacklist to, yung execution napaka linis. Oh. Tower dive yun, hindi ganun kadali mag-execute ng ano eh, inhibitor turret dive eh. Yes. Tol, alam mo, feeling ko itong Blacklist. Ang ganda, oh. Ano eh, kumukompleto ng listahan eh, no? Parang ano eh, lista mo na yan. Lista mo na sa karinderya eh. Oo. Oh, parang ganun na mangyayari. You just made the list. No? Sabi dito, ng Blacklist, Heat na kupulado na naman, and look at this. Heat is trying his best to initiate something, but then again, ang daming guardia eh. Yung Sand Stars, oo, tsaka yung aso. And man, nag-agree ako sa iyo na it seems like Blacklist International talagang naghanda. Again, ikaw na nagsabi, wala sila sa radar eh. Wala no? Sa radar so, ito yung pinag-training nila doon sa time capsule. And it seems like walang asim movements ngayon sa lineup nila eh. Talagang, oh, hintay tayo item, hintay tayo mawala yung isang hero sa map, hintay, wag tayo magpakita, and then tsaka mong i-go. Kapag over-commit, game. Di ko rin alam eh. Di ko rin alam paano re-respond dito yung Omega PH Esports kasi break na yung initiates nila eh. And sa totoo lang, yung damage nila kulang na yan. Kahit mag-feathered airstrike save, kulang na yan. Pwede mo yan hindayin eh. Pwede mo na hindayin. Wala ka ng inhibitor turret. Yung timers dito, pwedeng install ito ng ano, ng Blacklist, no? Hindi nila tapusin kaagad. Omega will defend, pero magkaka-Luminous Lord eh. Uh-oh. Tapos tago yung nasa likod ng Luminous Lord. Oh my. Luminous. Yeah, Luminous Lord is under 30 seconds. Shin, look at the scores. Napakababa. I think napakababa. Ang laki ng chance ng Blacklist, ng Omega PH sana to snowball then. Just like this, kung iba yung nangyari. Sige, siguro nagmamatter din yung positioning ng mga turtle kanina, ng mga first view turtles para paunahan doon sa purple, no? Man, but ang daming respect na ginawa nito nitong dalawang teams. I know na Blacklist International, takot sila sa damage ngayon ng Omega PH. Pero I think huli na lahat, umabot na sa punto na oo, ang Blacklist International sa mind games. Ang nag-4-1 yung Ling. Oo nga. Easy rotate. Easy rotate, Lord. Pwede na yun. Ilalaban ba? Mukhang diba? Ilalaban. Oh, walang nahuli. Oh, no. Walang link yan, ha? Okay. Pero tinatakot nila. Tinatakot ng Blacklist. Kasi mabilis ang Ling rumisponde eh. Yeah. At look at this. Kinabangan nila yung ano. Purple. Up until the 14-minute mark. Gusto nilang isuppress. Oh, ang Omega PH na.
And mukhang mahirapan ang Omega dito. Let's see kung may miracle nga ba, Shinbu. Simula na yan, Lord. Siguro, inalis lang talaga nila yung purple. Kasi during this fight breaks out, walang ka-purple-purple nga mga membro dito na ang blacklist in. Ay, ng mga taga Omega. Let's see here, nawala na din yung pagkatao dito. Oh. Ako dahil naging dragon, talon, doon, hit ngayon, bouncing ball, palayo. Pero kita mo naman dito, mabibigo yung buhay nila RG, nila ang GZ up on the meteor shower na binitahan dito ni Edward. And that's it. That's gonna be hit. Yung hit niya, ginawa ng lamig dito ng mga taga blacklist. At totoo, paring Manjin, inista mo na yan kasi meron na namang break yung code dito, mga kaibigan ng Blacklist International. They're gonna go for the base, no minion wave, and I think that should be it. Makakaligtas pa rin naman at makakahinga ng konting-konti ang Omega. So much for that final word, Shinbu. I think it's over also. Okay. Ladies and gents, look at this. Panoorin natin kung paano basagin ang base. Yun na. Blacklist International taking game 1. Grabe, na-taot yung Blacklist ha. Pero